Pero nung pupunta na si Jesus sa bahay nitong si Jairus, sinalubong sila ng mga messengers from the house of Jairus and said, "Why bother the teacher? Your daughter is dead." Huwag nang magsayang ng panahon, huwag nang ituloy ang lakad na ito. Of course, death is always an immediate and a threatening issue. Nakakatakot. Like this virus na kinakatakutan ng napakarami ngayon. Kasi nakamamatay, threatening, nakatatakot. At gusto natin i-protect ng ating mga mahal sa buhay, ating mga sarili, maging ang ating kapwa. Pero sabi nung messenger, "Why bother the teacher anymore?" In other words, this man was saying, give up the effort. Give up hope. Let fear and despair rule you now. Let death win. Nakakasira ng loob. Yung sinabi ng messenger na ito, maaaring hindi siya believer ni Jesus. Kasi kung believer siya, bakit mo nang pipigilin ang pagpunta ni Jesus? Kahit pa, nalagutan na ng hininga. Sa dami na ba naman ang napatunayan ni Jesus na kanyang kakayahan ng mga himala? Mark 5:36. Overhearing what they said, Jesus told him, told Jairus, the father of the dead child, "Don't be afraid. Just believe. Don't worry. Just have faith." Sabi na ibang version. What Jesus said was very, very interesting. Don't be afraid of, don't worry about death. Don't worry about this particular death. Just believe. Just have faith. Just have faith in God, in me, in my love, in my power. Simple words, but loaded with so much meaning and promise and wisdom. John 16:33, "I have told you these things that in me you may have peace," sabi ni Jesus on another occasion. "In this world you will have trouble. You will have volcanic eruptions. You will have viruses. You will have all kinds of things happening. Many horrible things. And many of them are caused by humans themselves. Many are caused by natural law. But in any case, there will be many frightening things. But take heart. I have overcome the world." That is the assurance of Jesus. "Cheer up. I have defeated the world." Sabi na isa pang version. "But be brave. I have defeated the world." The world, meaning the worries, the troubles, all the evil of life, in life. Sabi ni Jesus, "Take heart, cheer up, be brave. I have overcome. And in me, you can overcome." So Jesus was saying, cheer up, be brave, be strong. I have defeated volcanic eruptions, viruses, earthquakes, disasters, demons, name it all. All your tormentors and fears, even, especially, death. Lahat yan na pagwagian. Matthew 8:27, matapos, utusan ni Jesus ang bagyo, ang alon, ang hangin na humupa at sumunod naman. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." At ito ang pinangahawakan ni Jesus pag sinabi niyang, "Don't be afraid." Pinangahawakan natin, just believe in Jesus. Your life is in the hand of the man who stilled the storm, who cured lepers, called the dead back to life. Matthew 15:1-11, a very, very related issue. Some Pharisees and teachers of the law of Moses asked Jesus, "Why don't your disciples obey what our ancestors taught us to do? They don't even wash their hands before they eat."
Jesus answered, "Why do you disobey God and follow your own teaching? You ignore God's commands in order to follow your own teaching." May dalawang tunggalian dito ng mga ideya. Nasa law ng mga Israelites na dapat naghihinaw sila ng kamay, naghuhugas ng kamay, marami silang mga clinical laws about hygiene, about how to keep clean. Many of those laws will still hold today because they are sound, but some will probably fall along the wayside because they are premised on their lack of scientific knowledge at that time. But many will still hold. And Jesus did not come to abolish all those laws. Jesus came to interpret those laws in user-friendly ways. In ways that are correct and kind and compassionate kasi na-abuse ang pag-interpret at pag-apply. Tulad nito, yung mga disciples ay dumaan sa isang bukid na namitas sila ng mga bunga doon para kainin, and the law allowed that. When you are very hungry, you may do that. But it was Sabbath. Pagkatapos, hindi pa sila naghugas ng kamay. So, the priest was saying, "But hindi sila naghugas ng kamay? Hindi nila sinusunod ang kautosan." So, ang sagot naman ni Jesus, kayo, sinusunod yung bang kautosan? Ano bang pinag-uutos yung sa mga tao? Sobrang yung pinapahalagahan yung mga utos nyo na nagpapahirap ng buhay nila, pero yung mga bagay na ganyang maliliit, sobrang yung minamalaki. Nagugutom sila, bakit yung namasamaan nyo? Sila'y gumawa ng paraan para mabusog. And Jesus continues, "Isaiah the prophet was right when he wrote that God had said, 'All of you praise me with your words, but you never really think of me. It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans.'" So yun ang inungkat ni Jesus. Ang dami-dami niyong utos, hindi galing sa Diyos. Imbento niyo lang. Nagpapahirap sa mga tao. Noon pa man, Old Testament times pa man, sinasabi na ng Diyos yan through the prophets, na marami sa inyong katuruan hindi galing sa Kanya. Imbento nyo lang. Jesus called the crowd together and said, "Pay attention and try to understand what I mean. The food that you put into your mouth doesn't make you unclean and unfit to worship God. The bad words that come out of your mouth are what make you unclean." Hindi sinabi ni Jesus that it's okay to eat dirty food and not to wash your hands. Don't get that wrong and apply it today. Sinasabi lang niya, may mas mahalaga pang bagay pero ini-ignore nyo. Tulad ng, ayaw niyong kumain ng marumi dahil marurumihan na inyong sikmura. Pero, ang dami niyong maruruming salita, mga inventong teaching, mga maling katuruan, na pag nakain ang mga tao, dumudumi ang kanilang kaluluwa. Dumudumi ang kanyang espiritu, naliligalig ang kanilang kalooban, nababagabag sila, nahihirapan sila sa buhay. So niya, mas dapat yung pag-ingatan yan. Yung lumalabas sa bibig na marumi, and by meaning dirty words, they are not only the four-letter words. Sometimes they are very beautifully crafted words, but the thought is lethal, poisonous, and destructive dahil nakakasama sa espiritu ng tao. Marami silang ganong katuruan. Nakakapagpalungkot, nakakapag-overly guilty, nakakapag-depress. Yun ang bad words. Hindi lang yung mga akala natin na yung mga salitang lagi natin itinuturing na bad words. Ang mahalaga sa word, hindi lang yung mga letra niya, yung ideya. Ano ba sinasabi ng mga words na yan? Anong bunga sa akin ng mga words na yan? Yun ang tinutukoy ni Jesus. So una, linawin natin, tama na maghugas ng kamay. Tama to be clinically hygienic, hindi sinabi ni Jesus na mali yun. Ang hindi tama ay ang insensitive, unloving, cruel application and implementation of practical laws. Tulad nun, nagugutom yung mga tao, Sabat. So unahin mo pa yung Sabat, di bali na magutom sila. Naghihirap yung may sakit, hindi mo pagpapabukas o papagpapagaling dahil Sabat. So yun ang sinasabi niya, merong mas mahalaga kesa sa mga letters, sa mga laws na yan. Dapat user-friendly ang reading and interpretation and application of the words. Hindi sinabi ni Jesus na okay lang na hindi maghugas ng kamay. Hindi niya sinabing okay lang to be unhygienic and careless about
cleanliness. He came to interpret and apply the law correctly, in the most loving way, in the most user-friendly way, as God the Father in heaven intended the law to be. So ang ibig sabihin ni Jesus, kung binabantayan ninyo ang duming papasok sa bibig, bantayan nyo rin. In fact, must bantayan nyo ang maruruming salitang lalabas sa bibig ng false teachers, ng false prophets na nakakapagpahamak sa buhay. Mga maling teachings, mga inventong doctrines na nagpaparumi at nagpapasama sa Espiritu. So, mga kapatid, magkalinawan tayo, maghugas ng kamay. Lalo ngayon may virus. Kung yung sabi ni Jesus, okay lang, maling basa yon, mag-disinfect. Huwag humawa, kumumulot ng virus, huwag magkalat at maghawa. Importante mag-ingat. Yung iba madrama, sensitive. Bakit ka nagmamask sa tabi ko? Nandidiri ka ba sa akin? Hindi, may ipagtatapat ako sa iyo. Ako ang may virus. O di nagpasalamat ka, bigla na nakamask siya. Alam niyo yung pagsusot ng mga mask, paglilinis, kung ano-ano, hindi lang para hindi tayo mahawa, kundi malay mo, meron ka pala, so para hindi ka mahawa. Kindness to others. Jesus defeated the world, including this virus. Hindi out of control ito. The way for Jesus believers to overcome physical virus is to apply scientific clinical protocols. Huwag mag-hyper-faith na, ay, may Lord naman ako, may faith ako, so hindi na ako maglilinis, hindi na ako maglamask. Hindi ganun ang katuruan ni Jesus. Sabi niya, believe. We believe and we pray. And through faith and through prayer will work. You do what is practical. James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So ang mga tunay naman na nampalataya ng Diyos, may action dapat ngayon. Sundin ang lahat ng scientific and clinical methods para makatulong tayo sa containment, prevention, and even curing of this illness. 1 Timothy 5:23, napaka-related din ang application. Sira kasi ang tiyan itong si Timothy, di siya gumaling-galing. At sabi sa kanya ng kanyang guro, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Siyempre, marami mga tubig nun kung saan-saan mo lang nakukuha, maaaring infected. So ang sabi, change your body chemistry, change your stomach chemistry with this disinfectant wine. Alam niyo yung wine, kahit sa sugat, binuhos mo, nakakapaglinis, meron siyang disinfecting qualities. Kaya sabi niya, drink only wine. Do what is written in natural law. Do what is scientific to address health issues. Especially this issue now. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. This world and in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Alam ni Jesus ang cure sa virus na ito. Hindi lingid sa Diyos. At hindi sa Diyos nang galing yan. Nilikhaya ng tao o kumalat dahil sa tao, basta't may human participation yan. Maring merong nag-e-experiment tapos nakawala yung virus sa kanyang laboratory. Maaring merong nagkaroon na hindi niya alam at nakapaghawa siya. Merong cause and effect. And if we're going to look at the cause of the spread, even of the multiplication of this, it's very probable that you will have the human imprint on the manufacturer. That this is man-caused, man-made, or at least because of human activities, kumalat at dumami. Ang maganda, mga kapatid, pagka may cause, may effect. Ibig sabihin din, pwede mong palitan yung effect pag pinalitan mo yung cause. Lahat ng problema may solusyon
So pag may problema, the bright side is may solusyon yan kasi problema yan. At ipanalangin natin ang mga marurunong, mga kumikilos, na malaman nila agad ang pinakamabisang paraan para ito'y masugpo. In fact, that's good news from Australia. Marami na silang nalaman kung paano lalamanan itong sakit. I-post mo yon, konti ang nagsishare. Mag-post ko ng nangingisay doon sa daan, ang dami nagsishare. Ang hilig ng mga tao sa horror. Ang hilig natin magtakutan, ang hilig natin matakot. We sensationalize this. Yes, meron ng ilang namatay, ilang daan ba namatay. Pero ilang libo ang namamatay sa atin araw-araw na nasa sagasaan ng tricycle. Hindi ko minamaliit yung kamatayan nitong unknown virus na ito. So far unknown, parang SARS noon, na natigil din naman. Pero ang dami-dami ang namamatay sa heart attack. Sino sa inyo pag hinainan ng lechon ay magmamaskara? Hindi ko pwede kainin yan, mamamatay ako. O kakanta ka ng Killing Me Softly habang kinakain mo yon. Ang dami-dami namamatay sa heart attack. Ang dami-dami namamatay sa TB. Yung common flu, yung ating flu na very common, mas maraming namamatay dyan, di hamak, di natin pinapansin. Hindi ko sinasabi huwag pansinin ang mga nangyayari dito sa virus na ito ngayon, pero huwag naman tayong OA. Don't overreact. Kapag gawin mo yung tama, iwasan mong mahawa, makahawa, do what is right. Hanggang kaya mo, damihan mong tulog, laban yan sa infection. Yung masarap ang tulog, malalim ang tulog, bigyan ng tablan yan ng mga virus. Pero pag puyat ka, parang inaakit mo yung virus sa dapuan ka niyan. Kumain ka ng may sustansya, avoid stress. Hindi lahat naman ito kaya natin gawin kasi hindi naman natin kinokause yung mga stresses. But protect yourself from reacting too much so that you can protect your immune system. Meron naman tayong ganun eh. Higit na pagkarami-rami ang mga namamatay sa mental illness that leads to suicide. To malnutrition. Bakit di natin pinapansin yung mga issue na yan? Ang dami-dami na mamatay sa tetanus, sa tuklaw ng ahas, sa tuka ng lamok. Ang daming namamatay dahil na overdose o na underdose ng gamot. Ilan ang namamatay sa giyera araw-araw? Sa mga aksidente, sa mga nabubundol at nasa sagasaan ng pison. Bagal lang, nasa gasaka ka pa. But nobody problematizes it. Kasi ngayon, sobrang pinaplay ng media. Sobrang yung mga takot ng taong masyado nilang kinikiliti. Kasi may unknown factor. Pero nalalaman na nga nila eh. Ang mahalaga, hanggang makadevelop sila ng mga antibodies, makadevelop sila ng mga panggamot dyan, huwag kang magkaroon. Mga kapatid, this too will pass. Pero ang mahalaga, sa passing, kasama ka, di ka maiwan. So don't get infected as much as you can and don't infect others. But do not overreact. Do not fear. Dahil nga, sabi natin, alam naman ni Jesus yung cure. Tanong ng iba, ba't di pa niya ibunyag? Maraming mga bagay na nangyayari sa mundo, tao ang may gawa. May cause and effect. Kaya tayo may pananagutan. Kaya dapat may gawin tayo para masolve yan. Kasi para man ang sinabing, hindi dapat walang nahuhulog. Isuspend na lang ni Jesus lahat ng force of gravity. Ito yung merong madudulas. Hindi naman niya ginagawa yon. Dapat pala, pag may hindi kumakain, na-undernourish, eh hindi siya mamatay. Makialam si Jesus, huwag pabayaan mangyari yon. No, the law of nature is on automatic. When God created everything, on the seventh day, He rested. Don't expect God to allow forces of nature to accommodate you. May barkong lulubog, alam naman, isuspend ni Jesus ang law of buoyancy and law of gravity. Dapat gawin mo yung ginagawa ng tao. Ayusin yung barko na yan, i-maintain na mabuti yan, huwag yung i-overload, at kung may masamang panahon, ay huwag magbiyahe. Yun ang ginagawa natin para hindi yun mangyari. Hindi yung sugod ka ng sugod, gawa ka ng gawa, tapos pag nandun ka na sa gitna ng panganib, maghahanap ka ng himala. Kailangan ng tao responsible. Binigyan tayo ng karunungan para lagaan ang kalikasan at ang ating mga sarili. At in this case, para hanapin ang lunas. At in this case, para iwasang dumami pa ang merong may sakit. God works in mysterious ways. His ways are above ours. We do not understand
all the thoughts of God. But what we understand is this: God has given us the faculty, the capacity, the intelligence, the willpower to overcome the problems that often we ourselves create. Hindi mo kasalanan yan, hindi kasalanan ng sino man, pero makikita natin na humanity collectively ang may gawa niyan. Kung di man sa pagsilang ng virus, sa pagkalat nito. Napakahalaga na laging manalig. Kaya sabi ni Jesus, do not be afraid, just believe. And in this case, just believe that God is in control. Believe that God wants the best for us and that God loves us and God has given us the capacity to contain this issue. Kaya kailangan niya lang hukayin natin, hindi yung magtanong ka sa Diyos at pag-magicin mo siya, hukayin mo ang kakayahan mo na binigay sa'yo ng Diyos at tayo collectively to address the issue. Only believe in Jesus and in natural law, then have peace in Jesus. Do what is practical, doable, and scientific. Tulad ng, sabi nila, magmask, edi magmask. Magdisinfect. Iwas mamulot, maghost, magkalat, manghawa ng virus. At huwag mag-OA ng drama. At kahit ano pa mangyari, dahil merong Diyos, tuloy-tuloy ang buhay. Tayo naman, salamat at hindi tayo yung pasyente, hindi tayo yung apektado, hindi tayo naputokan ng bulkan, hindi tayo yung may sakit at binaha. Anong dapat natin gawin? Dapat lagi tayong tumulong. Yun ang kailangan at yun ang marapat. Tulad ng lagi natin ginagawa. So, imbes tayo matakot, imbes magbigay ng mga concern, focus on how you can help. Because that's what the people of God are for. At tandaan natin mga kapatid, the Chinese are the primary victims and should be treated with respect, with kindness, and with a lot of consideration and compassion. Huwag tayong maging racist sa issue na to. Sila ang mga pasyente, hindi sila ang mikrobyo. Huwag tayong gumaya sa iba na nagiging matigas ang puso at gusto na lang sisihin ang isang buong lahi. The Chinese people are the victims. They are not the virus. At sino man ang nahawa, dapat nating bigyan ng napaka maka-Jesus na trato. Nag-iingat tayong hindi mahawa, nag-iingat tayong hindi kumalat, pero dapat ibigay natin ang lahat ng pwede natin ibigay na tulong. Because God loves everyone. Sabi niya, whatever you do to the least of this, you do to me. And in this particular case, they seem to be the least at the moment. Kasi sila bilang isang bansa, isang lahat. At sila ang nagbubuhat ng pinakamaraming bigat ng sakit na ito. Kaya ipanalangin natin yung Chinese nation, the Chinese people, and every other nation na meron ganito ngayong mga uri ng sakit. Huwag tayong mag-judge. Huwag natin sabi, kasi kaya ng panike. Yung... So, ibig sabihin, kasi kung kaya siya ng panik at ahas, hindi mo natutulungan. Yung huwag tayong ganun, kailangan mahabagin tayo, maawain.